Ikasampu ng Hunyo, Lunes, ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok. Naupo siya roon at lumapit sa kanya ang mga alagad at nagsimula siyang magturo sa kanila. Mapapalad ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat pagiginhawahin sila. Mapapalad ang mga hindi marahas sapagkat mapapasa kanila ang lupain. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila. Mapapalad ang mga maawain sapagkat kaaawaan sila. Mapapalad ang mga may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mapapalad ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Inilalarawan ni Jesus ang isang tao na pinagpala dahil sa magandang disposisyon nito sa buhay. Ang orihinal na salita sa Griego na makarios ay nangangahulugan na maligaya, ngunit nangangahulugan din na ang isang tao ay natatangi at pinili ng Diyos at isang pagpapala sa kanyang kapwa. Dahil dito, maaaring ituring ninuman na siya'y pinagpala at maligaya sapagkat natatangi siya at pinili ng Diyos para maging isang pagpapala sa kanyang kapwa. Maaari lamang maging pagpapala sa kapwa ang isang mananampalataya kung pipiliin niyang maging dukha sa Espiritu. Ang salita sa Ebreo ay anawim at ang kumakatawan sa mga anawim ay ang ating Inang Maria. Itinuturing niya na dukha ang kanyang sarili sapagkat ang Diyos ang kanyang dinadakila at ang kadakilaan ng Diyos ang kanyang ipinapahayag. Ang maging dukha sa Espiritu ay ang pagkalas natin sa mga burloloy ng mundo at pagtapon sa anumang ilusyon na kumpleto na tayo at wala nang kailangan pa. Ang maging dukha sa Espiritu ay pagtanggap sa katotohanan na lahat ng mabuting bagay ay buhat sa mga kamay ng Diyos. Pagsasagawa, may bibilang mo ba ang sarili mo sa bayan ng mga anawim?